Matapos ang naging canvassing sa ilang lugar sa North Cotabato, kompleto na ang naging resulta ng ikalawang batch ng botohan ng plebisito sa Bangsamoro Organic Law o BOL. Ayon sa Commission on Elections, nanaigang botong yes sa 6 na bayan sa North Cotabato, samantalang ang isa naman dito ay hindi nais mapabilang sa bubuuhing Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Kabilang sa mga bumoto ng yes ay ang mga bayan ng Midsayap, Alyosan, Pikit, Kabakan, Carmen at Pigkawayan. Samantala ang isa naman na hindi nais mapabilang sa bagong rehiyon ay ang bayan ng Tulunan. Sinabi naman ni COMELEC Region 12 Director Michael Abbas, tanging ang Tulunan lang ang may mataas na turnout votes na sumampa sa 75. Dagdag pa aniya na mananatili pa rin ang bayan ng Tulunan sa mismong mother unit nito at sasama na ito sa 28 barangay. Samantala, matatanda ang kahapon na naignaman sa buong Lanao del Norte ang botong no. Nagtala ng 157,629 ang no votes laban sa 21,542 ang bumoto ng yes. 13 bayan sa naturang lugar ang bumotong no habang 9 na bayan naman ang bumoto ng yes. Sa kaugnay nito, hinihiling naman ni Maguindanao Governor Esmael Manguda Datu sa Supreme Court na ibasura ang mga petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng BOL. Ito'y matapos aniyang ipetisyon ito ng Sulu Provincial Government sa pangunguna ni Governor Abdu Sakurtan II at ng Philippine Constitution Association o PhilConSA. Ayon sa gobernador, ang naturang batas ay magbibigay daan upang mapalawak ang jurisdiction ng ARMM. Co-petitioner ni Manguda Datu ang nakababatang kapatid nito na si Freddy at pareho silang sumasang-ayon sa pahayag ni Solicitor General Jose Calida na ang BOL ay hindi labag sa 1987 Constitution. Glenn Batrina, Newslight.